Hi mga ka-Frenchie! So in 2 weeks, maanak na si Sushi. So gusto ko lang i-share ang mga experiences ko sa pregnancy ni Sushi. So ang topic ng today is how to take care of your pregnant dam. Okay? Hi guys! So ito, tignan niyo si Sushi. Buntis na ako. Laki na ng tiyan. So sa next video, papakita ko sa inyo kung sino yung daddy. Kasi ang ginawa namin ay nagpa-ship kami ng chilled semen from Davao. So i-explain ko na rin kung paano para at least may idea kayo kung paano na magpa-ship ng semen at nag-work naman siya guys. Okay? Hintayin nyo yun sa next video. This video will be divided into 5 parts. Okay? First part, signs of pregnancy. Second part, health, vaccination, and deworming. Third part, nutrition. Fourth part, activities. Fifth part, supplements na binibigay ko para kay Sushi. Okay guys, so ang first part is yung signs of pregnancy. Para at least may sign na para alam nyo kung kahit wala po ultrasound or x-ray, alam nyo na na pregnant na sila sa early stage. Okay? Week 1, makaka-notice kayo ng morning sickness. So yun yung mga medyo matamlay sila, tapos yung iba medyo sumusuka, tsaka iba medyo nasusuka. Week 3, ma-notice nyo medyo nag-increase na appetite niya. So kung napapansin nyo, medyo para siyang hayok-nayok na sa pagkain yun, medyo isang sign na yun kasi si Sushi. As in, totally nagbago siya. Para siyang gusto nung pumatay para lang kumain. So yun. Pero this time, so hindi nyo pa need mag-drastic change sa kanilang diet. At guys, mapapansin nyo rin na magbabago yung mood nila. So ito si Sushi, sobrang nagiging sweet. Yun, tas may pagbabago na rin sa nipples nila. So makikita nyo medyo magpipink na yan guys. So week 4, ang mga puppies ay prone sa mga developmental defects. So this time, pwede nyo nang i-limit ang mga activities nila. So dapat hindi na masyadong naglalaro ang mga dam nyo. Yan, hindi na medyo tumatalon-talon. Week 5, mag-increase na yung weight niya. So mapapansin niyo medyo bumibigat na talaga siya. Ito na yung time na mag-change kayo ng diet niya. So ako guys, nagbibigay ako ng dog food pero small frequent feeding para at least hindi sila sobrang bundat na sa isang kainan lang. Tapos para at least din yung nutrition na nakukuha nila medyo marami, medyo dumami para at least sa mga puppies nila inside. Week 6, mas lalaki pa ang chan nila. So ito mapapansin mo, chan tsaka yung nipples. Ito guys, mapapansin mo. Sheet, kami. Yan, makikita nyo guys, lumalaki na talaga. Ayan guys, ayan, medyo kita. Makikita nyo, medyo bumibigat na yung nipples niya. Yan. And also week 6, makakita na kayo ng clear discharge. Na ano yun, normal lang yun guys. From her vagina. So sa week 6 guys, talaga makikita nyo na yung sign na positive na talaga siya. May clear discharge, malaki nipple, medyo baksak na, tapos medyo lumalaki na yung side talaga. So week 7 guys, medyo nag-shed na sila, tsaka medyo mapapansin nyo medyo pagod na. So hindi na masyadong, ayaw na nyo masyadong maglaro talaga. So week 8, ito na yung medyo parang crucial part na dapat talagang hindi siya masyadong gumagalaw kasi makikita nyo na medyo malaki na talaga yung tiyan niya. Gumagalaw na rin yung mga puppies sa loob, makikita nyo. Tapos, nagsascratch na yun sa floor. Kung sa cage man siya or kung meron silang bed or kung meron silang parang doghouse, yun, magsascratch na yun sa loob. Kahit hindi pa siya manganganak, parang yun yung sign na medyo malapit-lapit na. Nesting ang tawag din guys, okay? Okay guys, so week 9, ito yung pinaka-importante to guys. Kasi ito na yung manganak na sila. Okay? So week 9, makikita nyo sobrang restless na sila. Tapos, mas gusto nyo na lang tumambay sa kanilang nesting area. So dapat meron kayong nesting area either sa cage or meron kayong ginawang nesting area for them sa maliit na doghouse or something. Basta yung ma-feel nila na secured sila. Okay? Tapos, makikita nyo din na continuous yun, week 8 hanggang week 9 na mag-scratch-scratch sila ng onte sa floor or kung saan yung nesting area nila. Tsaka, ang pinaka-last na importanteng sign na talagang lalabas na ay pag nag-stop na sila kumain. Kasi diba sabi ko sa inyo, gutom to eh. So, mapapansin nyo na drastically ayaw na nyo kumain bigla. So, pag ganun, pwede nyo nang dalhin sa vet kung papa-CS nyo.
Well, sa mga Frenchies, talagang CS lang. So, pag ganun, alam ko na, dadaling ko na kagad dun sa bet. So, sa mga hindi naman, sa mga nanonood na hindi French yung action nila, mag-ready lang kayo at lagi nyo nalang bantayan na kasi medyo mag-start na yun. Baka mag-start na sila mag-level pa yung stock na sabihin. May mga contraction na sila sa chan, kaya ayaw na nalang kumain. Okay? Okay, part 2. Vaccination and deworming. Okay, so sa vaccination, kailangan up-to-date ang mga vaccination natin mga dams. Kasi napapasa ng mga dams natin ang antibodies sa mga puppies through milk. So, yun guys. So, para healthy ang mga puppies, kailangan up-to-date ang mga vaccine ng mga dams. Okay guys, so ideally, dapat i-deworm nyo sila bago mag-start. Okay? Bago mag-start session. Okay, pero kung hindi nyo naman sila na-deworm, pwedeng 2 weeks before manganak or 10 days before manganak. So, pwede nyo silang i-deworm. Okay, pero importante, ask your vet kasi sila yung mag-deworm para mas safe. Para at least safe ang mga puppies, walang worms pag panganak. Okay? Okay, part 3, nutrition. Week 6 guys, na-mention ko na magpapalit na tayo ng diet. Palitan nyo ng diet ang yung dam ng puppy food for more energy and more protein. So, usually, pag puppy food, mas marami yung protein kaysa sa mga adult dog food. Tapos, of course, na-mention ko kayo na small, frequent feeding. Part 4, ito na yung activities. So, yung ibang breeder, yung ginagawa nila, hindi talaga nila pinaglalaro. Talaga nasa cage lang. So, kasi ang purpose nun is dapat hindi na siya stress ang iyong mga dams while pregnant para hindi malaglag, iwas laglag. Okay? Pero, yung mga iba, hindi sanay sa cage, huwag nyo naman ipilit sa cage kasi baka naman mas ma-stress siya pag nasa cage. So, dapat kung saan siya relax, kung saan siya hindi mag-stress, dun lang siya. Kunyari, kung sanay siya sa bed niya sa sala lang, dun nyo na lang siya ilagay. So, nung summer, alam ko, dahil sobrang init, maraming namamatay na dam. At maraming mga nakukunan na puppies, mga dams. Kasi nag-overheat. Nag-overheat tsaka nag-premature labor. So, dapat laging may aircon, either sa aircon sila or nakatapat yung ako. Mayroon ako air cooler, nakatapat kay Sushi. So, pwedeng naka-air cooler sila or nakatapat yung microphone sa kanila. Okay? Okay guys, so supplements na tayo. Part 5 na. Part 5, ito yung binibigay ko kay Sushi while nung nag-start na yung pregnancy. After mag-stud, ang binigay ko, actually ito guys, i-ask nyo sa vet to, pero ito lang talaga yung ginagawa ko, okay? So guys, ito, ginagawa ko lang talaga to. Ito yung usually yung ginagawa ko. Binibigyan ko ng Duphastone after niya mag-stud. After ng last stud niya, actually. One tablet once a day for 3 days. So, ang tawag dun guys, Duphastone pampakapit yun. Yun lang yung binibigay ko, pero dapat ask nyo pa rin ng vet nyo. Okay guys, ano nga pala, disclaimer lang tayo ha. Hindi ko sinasabing ito yung perfectly na tama na gawin nyo rin, pero ito yung ginagawa ko, ito yung nag-work for me. Ang the best is dapat may cooperation kayo with your vet. So dapat alam ng vet lahat ng ginagawa. Okay? So ito guys, itong binibigay kong supplement daily sa aking kay Sushi. So number one, and of course, Puppy OB, like ko ito binibigay. Ito talagang binibigay sa lactating tsaka sa mga pregnant dogs. Yan. Ito, Puppy OB. And of course, itong sikat na sikat ngayon kasi sobrang naging healthy yung mga dams. Ito si Sushi, sobrang healthy siya niya ngayon dahil dito. Nutrich, hindi ito sponsored guys. Walang sponsor dito. Ito lang talaga yung ginagamit namin. Nutrich, ayan, makikita nyo. Sun-sun Sushi. Once a day lang to, once a day. Ito, once, ano lang din to, once a day. Meron lang itong instruction sa likod, basahin nyo na lang to. Ito, once a day. Pwedeng twice a day din, pero ako, once a day lang kasi okay naman. And of course, fish oil, extra dagdag lang ng supplement. So, itong tatlo lang naman yung binibigay ko, mukha naman siyang healthy. So, sa mga iba, kung meron pa kayong mga binibigay sa mga dams nyo, mag-comment kayo sa baba para at least makatulong tayo sa mga iba. Mga nanonood sa atin na nagbe-breed. So, eto sa akin, etong tatlo lang naman. Okay naman si Sushi. Naman siyang problema. Okay guys, so next video, next video ay gagawa na kami ng Frenchie structure. French Bulldog structure kasi nakagawa na tayo ng Frenchie colors, Frenchie
prices ngayon, Fetchy Structure naman. Medyo delayed lang kasi inuna namin si Sushi kasi maraming tatanong ng pregnancy and of course, sakto naman siya sa ano, sakto siya sa nangyayari ngayon kasi saktong buntis si Sushi. So, ito guys, si Gohan. Sudan ka. Pakita ko sa kanila. Yun guys, so, pinakita ko lang kasi isasama ko to sa si Gohan sa Fetchy Structures. And of course, don't forget to like and subscribe bago tayo magtapos. So, thank you guys for watching. Peace! Thank you!